Ang kinatitirikan daw ng Manila City Hall, dati raw libingan noon ng panahon ng Kastila. Kumalat din noon ang balita na ang porma may hahalin tulad sa Korte ng Kabaong. Yan ang iba't ibang mga makapanintig balahibong kwento na tampok sa kapuso mo, Jessica Soho. Gaya na lang ni Tatay Cristobal, may kwento ng kababalaghan. Noong naging panggabi naman daw siya, yung elevator, kusang nagbubukas, wala namang nagpipindot. Yung luman radyo na yung may FM, nagbubukas yun. Doon na ako nilinerdos. Nagmamadali ako maglinis. Ang Manila City Hall po ay pinakamaraming empleyado, pero hindi sila lahat nabubuhay. Ang clerk naman na si Evangeline, 30 years na raw empleyado ng Manila City Hall, may sarili ring kwento ng katatakutan. November 1 mismo. Naghahabulan yung dalawang bata, isang batang lalaki, isang batang babae, siguro mga age mga 7 to 9. Mataas yung balahibo ko. Nagtirik ako ng kandila mismo noong gabi na yan. Pero pinakamatindi ang nangyari kay Ate Lorena. Na di umano, may galit raw ang masamang elemento sa kanya. Nakatayo lang ako sa gilid. Gulat nga ako yun. Sakit na may bukol pa ako nun. Ang sobrang lakas ang pagkauntog. Hindi ko nga alam kung bakit galit siya sa akin eh. Si Aling Rodora naman, bata pa lang raw, may nakikita na di nakikita ng pangkaraniwang tao. Nakita ko yung hapon, parang general siya. Nakatingin sa akin. Sa kalagitnaan ng interview, bigla na lang hindi mapakali si Rodora. Meron. Nasa likod lang natin. Likod namin, likod niyo? Likod ko. Kasama ang kontrobersyal na paranormal investigator, naglibot sila sa loob ng Manila City Hall. Meron akong nakitang bata, kaya lang meron siyang mga sakit sa balat. Sa assessment office naman, ayan na, naiba na yung temperature. Bakit ka ba nagagalit? Sumisigaw? Huwag niyo pong pipigilan kung ano yung gusto niyong sabihin, ha? Kasi lalabas at lalabas yan. Gasalita siya. Through you. Anong gusto mong sabihin sa amin? Bakit ka naririto? Tulungan mo! Paano kitang tutulungan? Sabihin mo sa akin, ano na nga sa'yo? Hirapan na ako. Matagal na to. Trap na siya dito. Ang oras mong ito, pinubuksan ko ang labi sa'yo. Patungo sa liwanag. Ate? Lumang gusali, hindi naman nangangahulugang pinamamahayan ng masasamang espiritu. Kung may mga nararanasang kababalaghan, unahan na ito ng kontra ng gusali.